tutto mio del cuore. Quante avventure noi due e quante difficoltà supereremo giorno per giorno insieme alla lacrima. Tu verserai, sorridi perché il sole risplenderà. Un vento fresco ti guiderà verso quei sogni che abbiamo nel cuore. Naganap na sunod kamakailan kina Ginoong Cortes. Mabilis na kumalat ang balitang ito sa kanilang lugar. Kung kaya dahil na rin sa kagustuhan ni Ginoong Boma na makaganti, kumuha ito ng isang bagong tagapaglako ng gatas na siyang naging dahilan ng pagkakabawas sa kikitain ng kawawang batang Sinelo. Ikaw na sana bahala magpasensya, Nelo. Yan na lamang kasi ang natirang gatas. Sana maintindihan mo ako. Wala pong anuman, Ginang Beige. Sige po, alis na kami. Mag-iingat ka, Nelo. Kawawa naman siya. Alam kong malaki ang takot ng lahat kay Ginoong Cortes. Ngunit mukha yata hindi makatarungan ang ginagawa nilang pagtitikis kay Nelo. Salamat po sa inyo. Nelo, maaari mo ba akong dalhan ng isang maliit na lata ng gatas bukas ng umaga? Susubukan ko po, pero... Teka, hindi ka ba sigurado? Kung ganun, kukuha na lamang ako sa iba. Pasensya na po kayo. Ang galing mo sumagot kanina, nag-aaral ka ba? Huwag ka na malungkot, Eloisa. Alam kong masama ang loob mo dahil sa nababalitaan natin tungkol kay Nelo, pero... Alam nyo, wala naman talagang kinalaman si Nelo, napagpintangan lamang siya. Ganon din naman ang palagay namin ni Loisa. Naniniwala rin kami na hindi magagawa ni Nelo ang ganon. Oo, totoo! Alam ko na, Loisa, bakit hindi natin puntahan si Nelo para sumaya naman siya? Gusto ko, pero hindi maaari. Pinagbawalan ako ni Papa na makipagkita pa sa kanya. Kapag nakita daw niya kaming muli na magkasama, ipadadala niya ako sa lungsod para doon na mag-aral. Hmm? Hindi na rin niya ako pinapayagang lumabas ng bahay pagkatapos ng eskwela. Gusto ko nang makita si Nelo. Ha? Huh? Buti pa kayo, may kalayaang gawin ang gusto niyo. Hmm. Sana naman makaisip tayo ng paraan kung paano may babalik ang dating ngiti at kasiglahan sa mukha ni Eloisa. Umanda ka, Bibi! Huwag dyan! Kalimutan mo na sinabi ko! Makinig ka muna sa akin, Bibi! Meron na ako naisip na magandang paraan kung paano matutulungan magkita muli si Nelo at Eloisa. Ha? Pero paano natin palalabasin si Eloisa sa kanilang bahay?
Huwag kayong mag-alala. Meron akong plano. Gino, ano pong nangyari? Meron daw isang dayuhan na padating para matingnan ang mga ginuhit ni Vincent Ruben. Talaga po? Yun ba ang dalawang larawan ni Cristo? Oo. At pinalabas kami dahil sa kanyang kahilingan. Nagbayad daw siya ng malaking halaga para lamang masilayan ang mga misteryosong larawan. Sa wakas, makikita ko na rin ang mga larawan. Hindi mo ba ako naiintindihan, Boy? Nagbayad siya ng malaking halaga para masunod ang kanyang kahilingan. Gusto niyang masolo ang nasabing mga larawan. Kailangan nyo. Nariyan po ba si Eloisa? Oo, nandito siya. Pero hindi siya maaaring makipaglaro sa inyo. Meron siyang ginagawa. Hindi naman po kami makikipaglaro. Baka kasi nakalimutan po niya kailangan kami magpasa bukas ng isang larawan doon sa aming paaralan. Kasi po, nag-aalala kami baka mapagalitan siya ng aming guro kapag wala siya maipakita. Pero may ginagawa si Eloisa. Siya nga naman. Kailangan naman niyang gawin ang kanyang mga takdang aralin. Sige na, Eloisa, kunin mo ng mga gamit mo. Pero sa isang kondisyon, kailangan kang umuwi bago lumubog ang araw. Apo. Ano, Eloisa? Nagustuhan mo bang naisip naming ideya? Salamat, Jan. Magaling na naisip mong ideya. Pero hindi kami maaaring makita. Bakit naman? Dahil kapag nalaman ni Papa na nagkita kaming dalawa ngayon dito sa labas, lalo ko lamang madadagdagan ang problema ni Nelo. Huwag kang mag-alala, Eloisa. Makikipagkita tayo sa kanya doon sa lugar kung saan siya na walang masyadong makakakita. At isa pa, wala namang masama kung magkita kayo. At dahil nasa labas ka na ngayon, hindi natin may iwasan magkasalubong kayo. Aba? Oo nga, no? Jan, hindi ko talaga akalaing makakaisip ka ng isang planong kasing ganda nito. Bakit? Anong kaalam mo sa akin? Bobo! Yeah! Let it go, my God! Umiti na si Eloisa! Matagal ka na namin hinihintay umiti! Oo, totoo yun, Eloisa! Akala ko nga hindi ka na namin mapapatawa. Alam mo bang pinag-alala mo pa kami? Pasensya na kung pinag-alala ko kayo. Hindi na ako sisimangot simula ngayong araw na to. Sa wakas, napangiti din natin muli si Eloisa. Tagumpay! 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 Dahil sa'yo, kanina ka pa nga namin hinihintay. Ako? May kaibigan kasi kaming gusto makipagkita sa'yo. Ayun, naroon siya. Huh? Eloisa, ikaw pala. Nelo? Patawarin mo ko, Nelo. Ano bang sinasabi mo, Eloisa? Wala ka naman nagawang kasalanan sa akin sa pagkakaalam ko. Meron, Nelo. Napagbintangan ka ni Papa. Nasa kagagawan ko. Huwag mo nang alalahanin yun, Eloisa. Baliwala yun. Nelo, naniniwala kami sa'yo. Alam namin wala ka talagang kinalaman doon sa naganap na sunog. Hindi namin pansin na naririnig namin tungkol sa'yo.
Tandaan mo lamang na lagi kaming narito sa likod mo. Jan, Bono, Bibi. Maraming salamat sa inyo. Teka, bakit nagkaganito? Nagsadya kami para pasayahin ka. Kaya tigil mo na sanang pag-iyak mo, Nelo. Alam ko na, maglaro na lang tayo. Oo nga naman, Nelo. At isa pa, kailangan umuwi si Eloisa bago lumubog ang araw. Kaya hindi tayo dapat magsayang pa ng oras. Itigil na iyakan. Oo. Oo, sige, tayo na. Unahan tayo makarating doon sa gitna ng bukirin. Aray! Ay, na, Eloisa. Sige. Doon na ako. Pakalawa naman ako. Ang daya ko, Lili, na naman ako. Tama na to. Anong gagawin mo sa larawan na yan, Jan? Nakalimutan mo na ba? Hindi ba't pinagpaalam natin si Loisa sa papa niya? Naguguhit tayo ng larawan. Oo nga pala. Malalaman ni Ginoong Cortez na nagbulakbol siya kapag wala siyang naipakita. Naintindihan mo na ba? Kapag ako gumawa ng plano, siyak walang talo. Sa totoo lang, matagal na ako naiingit si Nelo. Ayan niya. Masaya naman si Eloisa. Tama. Hindi naman siya pasaya ng ganyan kung ikaw ang kasama niya. Ha? Bawa ka dyan. Nagbibiro lang ako. Ano ka ba? Malapit na lumubog ang araw. Kailangan nang umuwi si Eloisa para hindi siya mapagalitan. Ha? Oo nga pala. Hoy! Eloisa! Oras na para umuwi. Malapit na magdilim. Ano? Ang bilis naman. Heto. Ipakita mo ito sa papa mo. Jan, nagpapasalamat ako ng malaki sa tulong mo. Sinasaya mo ako ngayon ng gusto. Ha? Walang anuman, Eloisa. Makita lang kitang nakangiti, eh, masaya na ako. Nahihiya pa daw siya. Tumahimik ka nga dyan. Pero kung sa bagay nga naman, ha? Simula pa noon, talagang matapang na aking hiya. Nelo, sa muling pagkikita. Sana nga, Eloisa, hihintayin ko ang araw na yon. Kaya na, Eloisa! Bilisan mo! Aalis na ako. Magpapaalam na ako sa'yo, Nelo. Paalam, Eloisa. Ba, Lolo Jehan? Gusto niyo po ng tubig? Huwag mo kong alalahanin. Mabuti pa po kaya magpatingin na kayo sa doktor. Hindi na. Kaya ko pa naman ang sarili ko, Nelo. At isa pa, wala na rin naman magagawa ang doktor sapagkat ako'y totoong matanda na. Pero... Sige na. Huwag mo na akong intindihin, Nelo. Ha? Huh? Ano po yun? Magandang araw sa'yo. Ikaw ba si Nelo? Opo. Pinapunta ako dito ni Philip para iabot sa'yo ang isang mensahe. Eto. Galing kay Philip? Nais niyang ipaalam sa'yo na merong gaganaping paligsahan sa larangan ng sining doon sa bayan. Naghahanap pa sila ng mga magsisilahok. Nariyan sa papel ang mga alituntunin kung paano ang sumali. Ipinagbiling mabuti sa akin ni Philip na kumbinsihin daw kitang sumali sa ayawan mo at sa gusto. Wala pa po akong nasaliyan na paligsahan. Maaari po ba ako? Maaaring sumali ang lahat ng 18 taong gulang at pababa. Sasali po ba si Philip sa paligsahan? Sa palagay ko, hindi. Nakatakda kasi siyang umalis papuntang Paris para ipagpatuloy ang pag-aaral niya sa musika.
Masyado siyang abala sa paghahanda sa gawain niyang pagdalakbay. Kaya wala na siyang panahon para dito. Ibig mong sabihin, mawawala na siya? Ganun na nga. Sige, tutuloy na ako. Siya nga pala. Ang magwawaging larawan ang siyang gagawing opisyal na dekorasyon sa ating munisipyo. At ang mapalad na pintor ay makakatanggap ng kagamitang pangpinta. Paalam! Kagamitan sa pagpinta. Pero... Lolo Chehan, maaari po bang... Nadinig ko ang lahat. Pinihintulot pa kita sumali. Ha? Pero baka hindi po makapasa ang padadala kong larawan. Nakakahiya. Wala kang dapat ikahiya. At isa pa, paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Marahil ito talaga ang kagustuhan ng ating Panginoon. At anumalay mo, baka pati sina Ana at Nicola. Sinanay po? At si tatay? Hanggang marahil na mama mo na maging isa kang tanyag na pintor ang pagdating ng araw. At si Ana, kagustuhan niya rin ito. Sigurado ako matutuwa siya kapag nagkataon. Lolo? Mabubutihin ko po ang pag-uwi. Salamat po, Lolo Jian. Salamat din sa iyo, Patras. Iaari ko ito para sa inyo. Nagising tuloy kayo? Wala nga naman. Nelo, maaari ko ba makita ang iginuhit mo? Ito pa.
Aba, mahusay ang pagkaguhit. Talaga po, Lolo Jehan? Oo. Wala nga akong alam sa larangan ng sining. Ngunit mukhang may papahayag nito mabuti ang iyong damdamin. Nagkaroon si Nelo ng lakas ng loob na ipagpatuloy ang balak niyang pagsali dahil sa pag-ujok ng kanyang kaibigan si Philip at ng kanyang si Lolo Jehan. Sa kanilang munisipyo upang formal na iabot ang kanyang lahok sa nasabing paligsahan.